5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyo lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay melatonin. I'm sure marami sa inyo, ang alam nyo lang, ang melatonin ay nakatutulong para gumanda ang pagtulog. Yan lang ang alam nyo. Pero ngayon po, ipapaliwanag ko yung mga health benefits. Actually, may isa akong libro tungkol mismo sa melatonin lang lahat. At ang mga nabasa ko doon eh, amazed na amazed ako. Bakit? Bakit? Kasi akala ko rin, binibigay lang ang melatonin para sa mga hindi makatulog. Hanggang sa nabasa ko, pwede pala to sa mga may alta presyon, yung mga taong balisa na palaging ninenerbios, meron pang anti-aging effect. Aba, bago yan. At I'm sure marami sa inyo nanonood na mga medyo hindi naman bata-bata, ayoko namang sabihin matanda. Medyo nasa gitna. At nagtatanong sa akin, Dok, ano ba magandang anti-aging? Isa sa mababasa nyo ay ang melatonin. So ano po ba ang amazing health benefits ng melatonin? Unang-una, palagi ko sinasabi, pag dito sa Gabay sa Kalusugan, kailangan meron tayong konting anatomy, physiology, at diretso na tayo dun sa ano ba yung sakit, ano ba ang ginagamot, anong gamutan na ginagamit, no? So ito po, alam nyo po ba na lahat tayo may melatonin? Lahat tayo. Kaso habang nagkakaedad, ang ating melatonin ay bumababa. Ang melatonin ay isang hormone na gawa ng pineal gland. Ang pineal gland ay napakaliit na parang masasabi nyo isang sukat ng isang maliit na manilang yan na matatagpuan dyan sa pinakalikod sa may bandang ibaba ng ating utak. At ang pangunahing layunin o function ng pineal gland ay gumawa ng kaisa-isang hormone na tinatawag na melatonin. May kinalaman itong melatonin ngayon sa tinatawag na circadian rhythm. Yan yung tulog-gising, tulog-gising. Kung nakikita nyo po dyan sa illustration, pag maliwanag, ang melatonin mababa. Pag madilim, tumataas ang melatonin. Kaya inaantok tayo, di ba, pag madilim? Pero, yung mga may edad, bakit ganun? Madilim na, hindi pa masyadong inaantok. May kinalaman sa pagbaba ng melatonin na ginagawa ng pineal gland. Yan. So pag tinanong melatonin, ay drug siya, ayoko yan. Hindi po yan drugs, kung totoosin yan ay hormone o isang uri ng protina na meron po tayo sa ating katawan. Ngunit unti-unting bumababa habang nagkakaedad. At the same time, may mga sakit na may kinalaman dyan mismo sa pineal gland. Halimbawa, meron kang tumor dyan sa pineal gland. Isa sa pwede mangyari sa iyo ay hirap ka talaga matulog. So ang melatonin, nakilala nating isang hormone o isang parang masasabi natin protina na ginagawa ng pineal gland ang responsible sa ating magandang pagtulog. Tumataas yan pag madilim, kaya tinawag yan na hormone of darkness. Aba, parang ano, no? Pag sinabi hormone of darkness, parang mukhang sa kadiliman. Anong nasa dako paroon? Hindi ba? Pero maraming health benefits ang melatonin na maaring hindi nyo alam o first time nyo lang maririnig dito sa Gabay sa Kalusugan. Iisa-isahin ko po ito. At tingnan nyo, baka mahagingan ko po yung inyong health concern. At ito palang solusyon. Hindi yung mga matitinding gamot, kung hindi ito, isang melatonin na tinatawag nating supplement. Kasi ang melatonin, ang kategorya niyan ay nasa food supplement. Okay, isahin natin. Pag-usapan muna natin yung sa pagtulog. Ang melatonin ay isang hormone na responsible para ma-regulate ang ating body sleep cycle. So may kinalaman niya sa sarap ng tulog o lalim ng tulog. At may iba pa siyang health benefits. Tulad na sinabi ko, baka alam niyo lang yung sa pagtulog, pero pag-usapan din natin yung ibang health benefits. Studies show that melatonin ay nagpapahaba ng ating sleeping time. Abay, sino ba yung mga senior dyan na ang tulog 3 oras lang? Abay, may pasyente ako nung pinayuhan ko mag-melatonin. Aba, napansin niya, nakaka-6 na oras na rin siya ng tulog. So number 1, yung haba ng tulog. Pangalawa,
mas maikli yung oras ninyo para makatulog. Ano ibig sabihin? Yung iba sa inyo nakahiga, isang oras na, hindi pa rin tulog. Yung mga tao nag-melatonin, napansin nila, paghiga nila, mas maikli ang oras, nakakatulog na sila. Maaring 5-10 minutes, tulog na. Pwede ito ma-enhance ang sleep quality ng bata at ng mga matatanda. Okay? So, hindi lang pang matanda, pwede rin sa bata. Ang melatonin ay tumutulong din. Magandang balita to sa mga may ulcer. Ang melatonin ay tumutulong din na ma-block yung stomach acid secretion. Abay, parang function to ng mga iniinom yung mga prasol-prasol, di ba? At pinapababa niya rin ang synthesis ng nitric oxide. Okay, itong dalawang to ay nalaman, nagbibigay ng problema sa pagtaas ng asido ng tiyan, kaya nagkakaroon kayo ng mababang tiyan sa mag-heartburn at magkaroon ng GERD kung kayo po'y umiinom ng melatonin with or without your medication. Halimbawa, meron kayo ngayong GERD, acid reflux. Umiinom na kayo ng mga prasol, okay? Mga prasol kadalasan binibigay para hindi po tumaas yung asido ng tiyan nyo. Kadalasan binibigay yan bago matulog o kaya sa umaga bago mag-almusal. Ano kaya kung itry nyo, kung hindi kayo nakakaramdam pa ng matinding improvement o magandang improvement sa pag-inom yan, bakit hindi tayo mag-melatonin? Di ba? Mamaya ituturo ko kung ilan milligrams at paano inumin yung melatonin. Nabibili naman yan over the counter sa mga, even drugstores meron, sa mga tindahan ng mga food supplement o tiyatawag na mga health stores, mabibili nyo po yan. So ano pang nagagawa nito? Ang melatonin ay tumutulong din para gumanda ang inyong paningin. Aba, bago yan. Dok, medyo lumalabo paningin ko. Ano ba maganda? Ito, ang melatonin can promote eye health. Melatonin high in antioxidant can prevent cell damage at the same time keep your healthy eyes, yung paningin. Hindi nyo ba gusto yon? Eh ngayon, di ba sinabi ko kanina, mayroong mga natatanong about anti-aging. Ano naman ang nagagawa ng melatonin doon sa sinasabing anti-aging? Ito po yon. Ang melatonin na patunayan na tumutulong ma-increase yung tinatawag na HGH, Human Growth Hormone. Ay subukan nyo ha, mag-google kayo dyan. Ano ba yung Human Growth Hormone? Ito po'y mahalaga sa buong katawan natin para manatiling vital ang function ng ating organ. Tumutulong din to sa growth and cellular regeneration. Aba, ano ibig sabihin nun? Eh di doon pa lang sa salitang cellular regeneration. Kadalasan kasi sa inyong mga nanonood, meron kayong ganyan. Pero ang tawag, cellular degeneration. Kaya makikita nyo sa x-ray, degenerative diseases tulad ng osteoporosis, osteoarthritis, ang tawag degenerative, DE. Ito RE, regeneration. O, diba? Regenerate. O, di maganda yan, diba? Ito pa matindi. Sa mga iba sa inyo na medyo depressed at nakakapansin eh, nagbago ang tulog nyo, may tinatawag na seasonal depression eh. Pag sinabing seasonal, eh, parang depende sa panahon. Halimbawa, may tao na pagtag-ulan, down na down. May tao naman na pag December, eh malungkot dahil lahat nagkakasiyahan. Siya may tinatawag na blue Christmas o depression. Nalaman ng melatonin makakatulong sa mga may seasonal depression. It reduces the symptoms ng seasonal depression. According sa isang pag-aaral na ang ginamit ay 68 na tao, nalaman na alteration in the circadian rhythm were shown to contribute to seasonal depression. By taking melatonin daily, nalaman na bawasan yung mga daing na may kinalaman dito sa seasonal depression. Seasonal affective disorder o tinatawag na SAD, parang bagay, no? SAD, malungkot. Pero ito, ang SAD, ang ibig sabihin, seasonal affective disorder, also called seasonal depression, is a common condition, very common po ito, na estimated 10% ng mga population worldwide ay nagkakaroon ng ganitong problema. Isipin nyo 10%. Eh kung sa senior citizen, mas mataas po ang bilang ng ganitong problema. Another review of 8 studies, 8 pag-aaral, pinakita na melatonin
was not only effective, hindi lang effective sa binabawasan ng symptoms ng mood disorder, tumutulong pa sa mga may bipolar disorder, depression, at yung sinasabi nating SAD or seasonal affective disorder. Oh, aba, ito medyo mainitin ang ulo, ito medyo malungkutin, medyo nadidepress kong kaibigan eh. Baka pwede ko sabihin, try mo, mag-take ka lang ng melatonin. Ba? Walang masama, di ba? Di ba? Kaysa man husgahan nyo ng husgahan kung ano sinasabi nyo. Ay, ikaw, nasa utak mo lang yan. Nasa isip mo lang yan. Ang hina ng loob mo. Huwag nyo sasabihan ng ganyan dahil lalo po sila nadidepress. Instead na damayin nyo, pakiramdam niya na talagang kasangga kayo, huwag nyo i-down ng i-down palalo. Okay? Buhayin nyo yung loob. Huwag nyo patayin. Okay? So, importante yan. In addition, to improving your sleep, ang melatonin ay tumutulong din na ma-manage o ma-improve ang inyong immune function, blood pressure, and cortisol level. Iisa-isahin ko po ito. Pag sinabi mong immune function, yung immunity o yung naturalesa nyo, maaaring pinapalakas. Blood pressure, kung mataas ang blood pressure nyo, melatonin, since isa sa action nito ay parang nakakatulog ka na mas maayos, nakakapagpahinga ka, mas nare-relax ka, ang blood pressure mo mas mababa. Kaya maraming hindi makatulog pag chinek yung BP, mataas. Pagod na pagod itsura pag tinignan nyo ang parang ano ba yung pakiramdam na latang-lata, pero pag tinignan nyo yung BP, tumataas. At ang cortisol level naman, may kinalaman naman doon sa energy nyo sa pang-araw-araw. Kaya pag hindi ka makatulog, natural, mahina ang katawan mo. Pag mahina ang katawan mo, wala kang lakas, wala kang ganang kumain. Kaya nanganganak ng nanganganak ang problema. Yun ang problema. There's also evidence that melatonin can relieve your headache. So yung mga pasyente kung may migraine, nagtataka sila minsan, "Dok, maganda naman tulog ko, bakit mo ako binigyan ng melatonin?" Kasi ganito yan. Ang melatonin tumutulong din na mabawasan ang pagsakit ng ulo o pag-atake nyo ng migraine. Yung mga may cluster headaches, even tension headaches, ay maaaring makinabang sa pag-inom ng melatonin because of its relaxing effect. Ito pang good news. Kung may kilala po kayong nagki-chemotherapy ngayon dahil merong siyang anumang uri ng cancer, kadalasan yung mga nagki-chemotherapy, sila po ay nangihina, hindi makatulog, at nalaman sa pag-aaral na may mga clinical studies na napatunayan na yung cancer sa colon, breast, kidney or renal, brain and lung cancer, pag binigyan mo ng melatonin, nasusuportahan nito na makayanan ng pasyente yung mga masamang epekto ng cancer treatment. So hindi to pang-alis sa chemotherapy o sa mga radiation therapy, kung hindi ito'y pwedeng idagdag na pang-supplement sa mga pasyenteng dumadaan dito sa mga chemo and radiation therapy. So good news po yan. Eh sino naman sa inyo may mga kasama sa bahay o kayo mismo ay nag-umpisa na ang tinatawag na Alzheimer? Alzheimer isang uri ng dementia. Pag siya mong dementia, nawalan ka ng orientation sa oras, sa lugar, sa mga tao, hindi mo kilala kung sino. Sa bagay, maraming mga lalaki na may demensya, di ba? Oy, biro lang. At yung iba dyan, umiihi na lang saan-saan, dumudumi saan-saan, na hindi niya alam na hindi pala tama yung ginagawa niya. Sa mga may Alzheimer, ito po, melatonin levels decreases with age. Binanggit ko kanina yan, habang tumatanda, ang melatonin ay bumababa. Yan ang dahilan kung bakit nagiging maikli ang tulog, mababaw ang tulog o hirap matulog. However, reduction is more pronounced, mas mababang mababa ang melatonin kung ang isang tao ay may Alzheimer's disease. Kaya maraming may Alzheimer's disease na yung iba dyan gising buong magdamag, hindi makatulog. At kadalasan ang complaint sa akin ng mga relatives, "Dok, natatakot kami kasi yung si nanay o si tatay na may Alzheimer, hindi namin maiwanan, antok na kami siya, gising na gising. Kaya nagsasalitan kaming kapatid ko, nang kasama ko sa bahay, takot kami kasi minsan kumuntik ng sunugin yung bahay. Minsan binubuksan yung gate, gabi, lumalabas ng bahay." Yan ang nangyayari. Sa isang pag-aaral ng 2013, nalaman nila na melatonin ay tumutulong magpabagal ng cognitive decline na may kinalaman sa sakit na Alzheimer. So yung lahat na may kinalaman sa paghina ng memorya ay maaaring mapabagal sa pag-inom ng melatonin. And lastly, alam nyo po ba yung mga umuugong ang tenga?
Ito, proven ko na po ito. Nag-lecture po ako tungkol sa aking topic na tinnitus. O tinnitus, tinnitus. Yan yung may ganyan. Sa aking lecture doon, may isang pasyente nagpunta sa clinic at sinunod niya yung payo ko. At nung nagpunta sa clinic, sabi niya, malaking in-improve ko, Doc, pero meron pang konting natira. Dinagdag ko ngayon itong melatonin. At napansin ko, sa loob ng isang buwan, nakita namin yung pagbabago. Bakit? Sa isang pag-aaral na ginawa noong 2014, tingnan nyo lahat po ng sinasabi ko rito, may basihan, meron pong ginawang pag-aaral. Ha? Sinabi na ang melatonin might slightly improve the symptoms of tinnitus. Kasi marami pong dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng pag-ugong ng tenga. Lahat yan dapat ma-identify natin at ma-treat natin yung dahilan. Pero sa pag-inom ng melatonin, makakadagdag, ma-improve, mabawasan yung inyong iugong ng tenga. This effect may due to the improved sleep and the antioxidant property of melatonin. Yan. So good news po yan. Ngayon ang tanong, Doc, kaano karami? Paano inumin? Saan nabibili? Kadalasan ganyan ang tanong eh. Di ho ba? Akala nyo minsan online seller tuloy ako eh. Minsan pa nagbigay po ako ng mga recommendation, hindi ko sinasabing, oh, bilin mo dito sa ganito sa akin. Meron po yan kadalasan kung saan nyo mabibili. Kadalasan sa mga drugstore o kaya sa health store. Di ho ba? Ang melatonin, maraming preparation. Meron nabibili sa ibang bansa ng mga 0.5. Dito sa Pilipinas, wala. Kadalasan 3 milligrams, 5 milligrams at 10 milligrams. So ang normal range ng pag-inom, no, ay between 0.5 hanggang 10 milligrams. Pero nalaman, maski na maglampas ka pa sa 10 milligrams, wala naman pong matinding side effect na pwede mangyari. So ano kadalasan ang i-recommend ko sa pasyente? Ito, yung 0.5 to 10 milligrams, usually iniinom yan 3 hours before going to bed. Kaya pag nag-reseta po ako kadalasan sa pasyente, ang sabi ko, inumin mo yung melatonin at least 1 hour after dinner. So halimbawa, kumain ka na alas 7, eh di mga alas 8, inumin mo na, expect mo yung effect niyan mga between 1 to 3 hours bago ka makaramdam ng antok. Kung inumin mo siya at bedtime, at di maghihintay ka na naman ng effect niya ng mga 1 to 2 or 3 hours, di ho ba? So inumin niyo siya 1 hour after dinner. So mga bandang alas 10, dapat eh, pahiga ka na, diliman mo na yung paligid mo. Siyempre, comfortable ka dapat, walang ingay. Mas maganda kung presko po yung inyong kwarto. Siyempre, factors lahat yan para masira tulog nyo. Then make sure umihi ka muna bago ka matulog. Yung iba, maaring makatulog sila pag may konting, ano yung tatawag na soft music, ganyan. Yung iba naman, nakakatulog sila, bukas daw yung TV, nakakatulog. Pero I suggest wala ng liwanag. Pati yung mga iPhone, tablet, laptop, tanggal na lahat yan. At least 2 to 3 hours before going to bed. Okay. Usually, ang rinirecommend ko, you may try at 3 milligrams or 5 milligrams na tablet or capsule 1 hour after dinner. Pero sa mga chronic insomnia, yung talagang hirap matulog, lalo na yung mga nakainom na ng mga malalakas na sleeping pills o tranquilizer, eh baka wala ka nang mapansin na pagbabago sa 3 milligrams o kaya 5 milligrams. Kasi kumbaga sa sanay na yung katawan mo sa malalakas na pampatulog eh baka ito kiniliti ka lang. Okay. So ang binibigay ko kadalasan pag chronic na, chronic, usually 10 milligrams of melatonin. Pinapainom ko 1 hour after dinner. Okay, after dinner ha. Pero sa isang banda, sinabi natin kanina, pwede sa mga may high blood, yung mga may anxiety, pwede rin sa mga tense, mga ganyan. So pwede mong inumin yung mas mababa, yung mga 3 milligrams, o kaya kung may mabili ka pang mas mababa sa 3 milligrams, maski sa umaga. Hindi ka naman aantokin basta-basta sa 3 milligrams eh. Kasi kung iminom ka ng melatonin pero malamig, maliwanag yung kwarto mo, hindi pa rin magpo-produce ng mataas na ano, melatonin. So kung 3 milligrams sa umaga, yung tipong oh, pagod ka, anxiety, oh, sige 3 milligrams pampakalma, pwede makatulong yan. So ganun pong gawin nyo. Ngayon, safe po yan. Pero syempre, tulad ng lagi ko sinasabi, sundin nyo po yung instruction do sa labels. Kung anong paliwanag niya doon, kung paano pag-inom, sundin nyo po yon. But syempre, lahat ng mga bagay na sinasabi natin maganda, ay meron ding parang pangit na effect. Di ba? So pag-usapan natin ngayon, yung side effects ng melatonin.
Baka ganun talaga eh. Wala namang perfect, di ba? So, ito yung mga side effects. Anong mga sinasabi sa pag-aaral? Safe naman po ito sinasabi. Kung meron mang mga side effects, minimal lang. At na hindi naman ito matindi. At kadalasan yung mga side effects na yan, nangyayari kung nagkaroon ng interaction sa ibang gamot na iniinom nyo. Ayan. So, ano yung mga kadalasan mga side effects na dapat yung bantayan? Most of the common side effects na na-report ay kadalasan yung medyo naduduwal, nausea, headaches, sumasakit ulo, dizziness, and syempre yung side effect niya na sleepiness. Eh, yun nga gusto natin eh, di ba? Kasi yung iba, aba, pag inom nila, bakit gano'n? Nakatulong nga ako pero antok pa rin ako sa umaga. Ay, nako, talagang yun ang side effect. So, magkakatalo na lang yan sa kung sa umaga, antok na antok ka pa rin. Aba, siguro kung 10 milligrams iniinom mo, gawin natin 5 lang kalahati. Doon nag-a-adjust ngayon yung dosage base sa mga nararamdaman nyo. But some of this headache or dizziness, nangyayari lang yan sa mga unang araw ng pag-inom. Sometimes yung adjustment period na tinatawag. Ang melatonin, nag-i-interact sa mga medication tulad ng mga antidepressant, blood thinner, and some blood pressure medication. Pero hindi mo naman siya iinumin na magkasabay. Ibig sabihin, hindi ka naman inom ng gamot sa high blood, sabay mo dito sa melatonin. Because most of the interaction nangyayari pag ininom mo sila ng magkasabay. Kaya nga importante, sundin yung mga payo ng doktor pagdating sa pag-inom ng gamot. Kung sinabing sa umaga after breakfast, sa tanghali after lunch, o kaya sa gabi before bedtime, sundin nyo. Hindi yung nakalimutan mo yung sa umaga, sinabay-sabay mo lahat sa tanghali. Hindi pwede. Because may kinalaman yung timing ng pag-inom o yung combination ng ininom yung gamot. Diyan lang po ang pinaka dapat nyong bantayan. Okay? So ano ba? Maganda ba yung aking paliwanag ngayon? Bago yan, di ba? Ngayon, kung kayo po ay nanonood ngayon at hindi pa kayo nakasubscribe, eh mag-subscribe na kayo dito sa Gabay sa Kalusugan. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers at naabot na natin yung 1.8 million subscribers. Yay! Thank you! Magpapa-party ako. Baka i-date ko yan ng November. Ito po ay gagawin ko na sa inyong lahat. Bibigyan ko kayo ng malaking treat sa November. Dahil sa una-una, naabot na natin to. Sana maabot natin 2 million. Ang party natin lahat ay sa November 31. Please, don't miss that date. November 31, okay? So, sa mga nakasubscribe, maraming salamat. Sa hindi pa, mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan. Click nyo po yung notification bell. At i-thumbs up nyo po yung video na ito kung nagustuhan nyo. Sige na naman, ano ba naman yung thumbs up na yun? Wala namang bayad yan, di ho ba? At syempre, iHeart GSK dyan sa comment box as a sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay? At maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!